Kasabay ng pagbaba ng mga naitatalang COVID-19 cases sa Metro Manila at sa mga lalawigan na kasama sa NCR Plus Bubble, kapansin-pansin naman ang pagsirit ng mga kaso sa ibang pampanig ng bansa. Ayon sa Department of Health, 12 rehiyon sa bansa ang binabantayan nila ngayon dahil sa pagdami ng mga kaso. Yung mga probinsya sa Bisaya at sa Mindanao, no? So nakakita tayo ngayon ng 12 regions na may positive growth. While 6 of these 12 regions ay may increasing growth rate, ito po yung mga regions ng Caraga, Region 4B, Region 6, Region 1, and Region 7. Ang Region 1 and Region 7 are showing an increase from negative to positive growth rate. Ngayon, pag pinag-usapan po ang average daily attack rate, ang highest po natin ngayon is at 8.8 per 100,000 population, and this would be yung Region 2, followed by CAR at 8.4 and followed by NCR at 8.11 per 100,000. Sinabi pa ni Berhere na tinututukan nila ang paglobo ng bilang sa Mindanao, ngunit pagtitiyak niya, gumagawa na ng hakbang para hindi lumala ang sitwasyon katulad ng sa Metro Manila. Ang Okta Research nagpahayag na ng pangamba sa dumadaming kaso sa Mindanao. Dati pa ho natin naman na minomonitor ang mga lugar na ito. We already have flagged this even during last month pa po nung nag-umpisang tumataas na itong mga kaso sa Visayas and Mindanao. And the observation of Okta is similar naman po dito sa ating direction for actions ng ating national government para bigyang tugon natin. Ayaw po natin na dadating tayo dun sa punto na magkakaroon ng similarity yung nangyari from the NCR dun sa Visayas at Mindanao. Kaya as early as now, talagang binibigyan na po ng adequate support ang mga lugar na ito so that we can expand the capacity of their hospitals, expand testing capacity, and also yung kung ating mga suporta dun sa mga equipments na pwede nilang gamitin, especially for expanding their ICU beds. Samantala, inilatag din ni Berhere ang maaring dahilan ng pagbaba ng testing rate sa Metro Manila, kasabay naman ng pagtaas sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Berhere, posibleng ang iba-ibang testing methods na ginagawa ang isa sa mga dahilan, gayon din ang pagbaba na rin ng kaso sa Metro Manila. Samantalang dahil tumataas ang bilang ng mga kaso sa Visayas at Mindanao, kailangan sabayan naman ito anya ng pagpapaigting ng testing capacity. There may be a lot of factors with this testing rate na tinitignan natin. Pag tinignan natin ng NCR, nakikita natin na bumababa nga ang mga testing or submission of specimens and the testing actually. So dati, nakaka-average tayo per week ng about 232,000. Bumaba yung sa NCR to 189,000. Part of this would be maybe the reduction in the number of cases. Second, it might be that we are using another testing methodology kasi for this NCR plus bubble. Para naman sa Visayas and Mindanao, parehong tumaas ang kanilang weekly outputs for their tests, no? So sa Visayas, nagkaroon sila ng dati nag-a-average lang sila ng 46,000 per week. Ngayon, it's 50,000 tests na nakikita natin na nag-a-average sila, no? It's a moving average per day which we compute by the week. And then sa Mindanao naman po, dati ay nakakapag-average lang sila ng 29,000 tests. Ngayon po, they are averaging at 42,000 tests. So nakikita ho natin yung pagtaas ng testing outputs dun sa mga lugar na naapektuhan ngayon ng pagtaas ng kaso. At dito naman po sa NCR, nakikita natin ang konting pagbaba. Sa pagtatapos naman ng buwan ng Mayo, nakapagtala ang DOH ng karagdagang 6,684 COVID-19 cases, dahilan para lumobo na sa 1,230,301 ang kabuuang bilang sa bansa. May 54,290 naman ang active cases o 4.4% ng kabuuang bilang. 1,155,045 naman na ang gumaling o 93.9%, samantalang dahil sa 107 na nadagdag ngayon ay 20,966 na ang namamatay sa bansa bunga ng 2019 coronavirus. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong. Mamaya nag-usisa.